Pasig Congressman, Honorable Congressman Roman. Po sa atin lahat. Nabati na po lahat, kaya hindi ko na ulitin lahat. Pero siguro po, mabanggit ko lang, ano? Juni, nung nagsasabi ka kasi na yearly, annually, meron na tournament dito, nakita ko si Mayor Vico eh. Ang inaabangan niya, sabi mo nga, masarap yung pagkain dito. Sa chess community, pag umikot sila dito, ang sarap talaga ng pagkain dito. Eh pero, hihintay namin part 2. Si Architect Bahani na bahala doon. Kasi iniabang ako, sabi ko, baka ang sunod na announcement na ni Sir Juni na sigurado ako mayor, matutuwa naman si Chair Mike, si Attorney Paul, syempre yung at si Attorney Benitez. Pag sinabi na may prize pa galing sa Ortiga, sabi ko, yun ang hinihintay ko eh. Okay. Pero sa totoo lang po, no, na nakakatuwa yung pagpupulong natin, pagsasama natin ngayon araw. Sa totoo, no, I think Mayor Vico would know this. Of course, si Juni would know this. Ito na yung pangalawa na event na medyo malaki na naganap po between the City of Pasig and Capitol Commons o Estancia. Yung una po, nung kasagsagan nung COVID-19, linaunch po dito yung vaccination program para talaga magkaroon din ng vaccine dito, maging accessible sa marami. Pero ngayon po, napakahalaga rin po nitong chess tournament na ito. Ang sabi nga, nung natuwa rin ako, nakita ko yung ating kaibigan na si Chair Baham kanina nung kasama po natin dito. Dahil talagang napaka-importante nung chess. Dito ko katabi namin yung ultra eh. Ngayon nga, puno na rin. Mukhang may basketball game rin po doon. Nandiyan rin yung volleyball. Ito yung perfect na event space naman na magkaroon ng mga indoor sports na katulad ng chess. Kaya sana po, tuloy-tuloy yung pagtutulungan ng lahat, lalong-lalo na para sa chess community natin. Kanina po, nung naglalakad yung chess community, nung papasok, nung parada po dito, nag-uusap po kami dito sa harapan. Ang nakakatuwa, no, Commissioner Mike dito sa Chair Mike dito sa chess community, genderless siya, pwedeng male, female, all ages pwede mag-participate. Talagang brain lang po ginagamit natin dito. Kaya sana po mapagpatuloy po natin ang paglaganap, paglago ng chess community dito. Hindi lang sa lungsod ng Pasig, pero sa buong Pilipinas. Mabuhay po ang PCAP, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Thank you so much, Congressman. Alright. Pasmenyo, magandang araw. Ayan, merong award. Magandang araw. Sa kasalukuyan ay isinasagawa ngayon ang opisyal na pagbukas ng Professional Association of the Philippines. Estancia Mall, Capitol Commons at ang lungsod ng Pasig ang siyang host city. Ang Chess Festival ay gaganapin mula ngayong araw na ito, September 23 hanggang 25 muli. Dito yan sa Estancia. Nandito sa Pasig City Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo na siyang nagbigay ng natawag na ang alkalde ng lungsod ng Pasig na si Vico Soto. The number one fan of the King Pirates. Magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Napakasaya po ng gabing ito, ano? And kami po, mula sa lokal na pamahalaan ng Pasig, kasama si Congressman Roman, napakasaya po namin. Dahil dito po, sa lungsod ng Pasig, ginanap ang first face-to-face or over-the-board tournament ng PCAP. Kaya, sa lahat po ng tumulong sa atin para maging posible ang chess festival na ito sa Estancia Mall, maraming salamat po. Alam nyo, nung nabalitaan ko po na naghahanap ng venue ang PCAP para dun sa para dito sa ating chess festival, nabalitaan ko po na sina Sir Michael, pati po sina Attorney Paul ay naghahanap po ng venue kung saan po pwede ganapin ng chess festival po natin na first nga po na OTB natin since birth of agad-agad po kami kasama ang ating sports unit, city administrator's office, agad-agad po kaming naghanap
ng venue kung saan pwedeng gawin, kung sino ang pwedeng makatulong sa atin para ma-host, dahil talagang gustong-gusto namin na yung first face-to-face event ng PCAP ay mangyari dito sa lungsod ng Pasig. At kaya nung naghahanap po kami ng venue, ay isa po sa, actually yung una po naming tinawagan ay wala na pong iba kundi ang Ortigas Land. Sina ang ating president ng Ortigas Land, sina Mr. Halandoni, Sir Juni, maraming salamat po. Ini-expect ko po, ito po ang totoo, nung naghahanap po kami ng venue, edi naglista po kami sa mga posible. Una nga po namin tinawagan, Ortigas Land. Ang ini-expect ko po, magtatanong po kami, pwede ba dyan na gawin ang chess festival? Ang ini-expect ko, baka mahabang usapan pa, baka marami pa silang tatanungin. Pero to our pleasant surprise, nung tinanong po namin, pwede bang sa istansya ang chess festival natin? Hindi pa tapos yung tanong, umuo na po sila. Kaya talagang maraming salamat at kina-architect Bakani, sa lahat ng staff ng Ortigas Land, ng istansya. Tingin ko ito po talaga yung perfect venue. Bukod sa accessible siya, sabi nga ni Sir Juni, pagkatapos maglaro, pwedeng kumain, pwedeng mag-shopping. At sana makatulong din po ito sa ating mall. Dahil alam naman po natin na talagang lahat po tayo ay nahirapan dahil sa pandemya. Lahat po ng mga negosyo, sa totoo, maraming negosyo, hindi lang sa Pasig, kundi sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na nagsara dahil sa COVID-19. Kaya kailangan po talaga magtulungan tayo para makabawi, makabangon tayo, even economically, sa ating ngayon pong patapos na, sana patapos na itong COVID-19. Ano may tayo po sa lungsod ng Pasig ay buong-buo po ang suporta natin sa, hindi lang sa chess, ano, kundi sa lahat po ng sports. Pero ang gusto ko po sa chess ay isa sang sport na inklusibo. Gaya po nung sabi ni Cong Roman kanina, sa chess, pwede ka maging professional, pwede ka maging grandmaster, 13 years old, pwede, 113 years old, pwede. Lalaki, pwede, babae, pwede rin. Walang pinipili ang chess. Basta may kagalingan, basta may talento, pwedeng maglaro at no, pwedeng makipagsabayan. Kaya sa ating pong mga manlalaro, mula sa Palawan hanggang Davao, hanggang Mindoro at lahat po ng iba pang team na kasama natin, sa mga manlalaro at coach po natin, welcome to the city of Pasig. We are so happy that we are here, not only online, hindi lang po virtual, kundi face-to-face. At alam naman po natin ano, na kaya po buo ang suporta natin sa esports. Dahil nakikita po natin, alam natin na pag malakas ang sports, a community that appreciates sports is a thriving community, is a vibrant community, is a healthy community. At pero hindi lang po sports yung pinag-uusapan natin ngayon. Ito pong nagawa natin face-to-face chess festival. Dito po pinapakita natin na mas malakas po tayo kaysa sa COVID at nananalo tayo laban sa pandemya. At kaya pwede na tayo magkaroon ng mga face-to-face event katulad nito. Kaya muli po sa lahat ng tumulong para maging posible, syempre kasama rin natin ang Games and Amusements Board natin. Maraming salamat po sa ating handyan po sina Chair Mitra, sina Attorney Benitez, at lahat pa po ng mga kasama natin mula sa GAB. Maraming salamat po. Hindi po magiging posible ang lahat ng ito kung hindi po dahil din sa GAB. Ano? Nakakatuwa dahil ang PCAP ay isang professional association at hindi po lahat ng sports ay merong professional association. Ano? Kaya magtulungan po tayo. Let's make chess big in the Philippines. Maraming salamat. Congratulations sa ating lahat. Pasigueño, muli magandang gabi. Isinasagawa ngayon ang opisyal na pagbubukas ng Professional Chess Association of the Philippines o PCAP Chess Festival 2022 dito sa Estancia Malls sa Capitol Commons, at ang lungsod ng Pasig nga ang siyang host. Ang Chess Festival ay gaganapin mula ngayong araw na ito hanggang sa 25 dito po sa mall na ating binanggit. Nandito si Pasig City Mayor Vico kasama si Congressman Roman Romulo
at ang ilan pa mula sa PCAP, na andito ang Asian Chess Federation Executive Director na si Toti Abundo, ganun din si Attorney Ermar Benitez, ang Games and Amusement Board Officer in Charge, ang Presidente ng Ortigas Land Corporation na si Juni Halandoni, ang PCAP Commissioner na si Attorney Paul Elaguera, at ang miyembro pa din ang PCAP Chairman na si Michael Chua. Nagpahayag na ng mensahe ang kongresista at ang alkalde ng lungsod. Kanila'y kinagagalak na dito nga napiling isagawa itong pagbubukas ng face-to-face chess festival na dinaluhan ng nasa 20 teams mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Matapos ang dalawang taon na nag-online conference lamang sa chess, ay muling magbabalik na nga ang face-to-face at harapang pagtutunggali ng mga chess players. Nagsama-sama ang mga mahuhusay na manlalaro ngayong Chess Festival 2022. At ito ang kauna-unahan na tanging lisensyadong chess league sa buong mundo. Muli, 20 elite teams mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nakisa o nakikilahok ngayon dito sa third conference. Bukas magsisimula ang kanilang palaro at maliban nga dito sa opening ceremony, magkakaroon ng awarding, raffle draws at nandito rin ang chess masters tulad ni Grandmaster Joey Antonio, Grandmaster Elect Ronald Dableo at ilan pa na mga kilala sa usaping chess. Magkakaroon din ng meet and greet activities at chess lectures para sa mga aspiring players na 17 years old at below. Ito ay isang kolaborasyon ng Professional Chess Association of the Philippines, ang City Government of Pasig at ng Ortigas Land. Ngayon ay nagkakaroon lamang ng photo opportunity kasama ang mga collaborators para sa matugumpay na event na ito. Nandito rin ang Pasig City King Pirates Champion, siyang nanalo o kampiyon sa Wesley So Cup. Isang dahilan kung bakit din ito isinagawa nga dito sa lungsod ng Pasig at napili ito ng PCAP. Nandito rin ang ilan mula sa Sports Development Program Unit ng lungsod ng Pasig, ang PIO, at ilan pang departamento ng Pasig City Hall. Kanina nakausap na natin ang PCAP Chairman na si Michael Chua at ganun din si Attorney Paul Elaria at yan ay ating ihahatid sa susunod na balita. Abangan na lamang po dito sa iNews Pasig. At mula dito sa Capitol Commons, ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.